Tayo na mga brothers, nandito tayo sa Creator's Garage and may susubukan ako ng motor. Excited ako dito sa motor na to kasi ilang araw na itong nandito. Mamaya, siguro yung soli na ni William Ryder. And first time sa channel ko, may 250cc na? Sige, pakita ko sa inyo. Excuse me, sorry po. Yan, PCC nyo Suzuki. So tamang ano lang, test ride lang muna ako nito. Ayan, yung baby beast na yan. So ito ay GSX 250 Gigs or SF. Test ride lang. So, ako, hindi naman to review, parang impression lang. Ayan, ikot mo na bro. May yan eh. May ano dito, tayo dito. Ayan, ikot lang habang may liwanag pa. Ayan. Ay, excited daw dito. Ayoko may foot pegs. Yeah. Goods naman siguro yung height na to. Hindi naman ako tiptoe. Pangalawang beses na merong ano, may sports bike ulit sa channel ko ngayong 2021. Sige. Ah, okay. Ano siya? Clutch start. Di siya tulad ng iba. So, 1 down, 5 up. Okay. Kim, ikot tayo. Ano? Eh po, tsa. Ang ano? Ang late sa akin. sanay naman ako mamak ng ano, malalaking motor. Nanibago ako kasi bar and dock eh. Ah, so itong motor na to is sa tropa ni Wigan Rider. Then ano pa to? Break in pa. Maano-ano pa yung natatakbo nito eh. Hindi pa ganun ka layo talaga. 250cc, oops. Medyo tiptoe ka ng konti. All goods naman siya. Masanay ako sa ano, sa two fingers lang. Bakit ba sa kanan ng maano? Sumisingit. Dapat sa kaliwa. Masanay ka sa kaliwa. Oopsie. Naano ako? Tutuwa ako kapag nakakaupo ako ng ano, sports bike. Medyo ano pa ano, gentle pa yung kanyang speed, yung kanyang torque. Kasi yung sa R15 tangina, binaano ako, sorry, napamura. Binabato ako nun eh. Medyo may katigasan ng konti yung clutch, pero all goods naman. Mga tricycle na to, pinipinahan ako eh. So brothers, no, hindi to ano, hindi to review, pero parang impression video ka lang to. Riding first time. First time riding. Taste test ride. Yan. Yan yung pinaka ano ka dati dito sa series na to eh. Pucha, kapag naka-muffler pa to, mas maganda to. Mas maganda yung takbo nito. Although sa stock naman is well designed naman na siya para lumabas yung power agad ng motor sa stock na configuration na to. Pero syempre iba pa rin talaga yung medyo may slightly modification sa performance and look ng motor. Kasi pagka naka-muffler ka, naka-plus 10 ka sa bilis. Sa looks. Ang seat height ito, hindi ko sure kung ano eh. Pero medyo tipto ako ng kaunti tulad nung sa R15. Tumabi ka dyan. Naka-sports ako. Tumabi ka dyan, naka-sports ako. Bastos. Medyo magulo lang talaga dito sa daan ng San Mateo. Hayop. Itong motor na to na meron tong IB effect, katagalan or ipit bed log. So far wala pa naman masyadong ano no, pumimigat sa wrist. All the sports type siya. Hindi ko sure ha? Kung sports type talaga to, sports aggressive tulad nung R15 and RC200 kasi sila talagang yoko. But this one is more on a gentle side based sa ano ka, sa experience ko sa kanila. Medyo nakakailang sumingit. Dito lang talo sa singitan pag hindi ka sanay sa sports bike. Ang laki ng side mirror niya eh. Mas side mirror kasi ako eh. Siguro pagdating ng araw talaga na pag naka sports bike na ako, wala na akong problema sa singitan. Hindi na ako hirap. Nga pala no, yung Gigser 250 na to, Gigser SF 250 na to is meron siyang dual ABS, dual channel ABS. So meron siyang ABS sa harap saka sa likuran. So all goods, all safe. Pero hindi pa, ayun nga, kapag bago yung motor mo, tulad ng sinasabi din ni Sir Zach, at kahit kami din,
kahit ako rin, sa personal kong opinion is, kapag bago ang motor mo, huwag mong papalitan yung muffler. Huwag yun nang unahin mo. Unahin mo yung gulong kasi ang stock na gulong is madulas. Based na rin sa ano no, sa personal experiences ko no. Kaya kung meron na kayong trusted na gulong na brand, ayun yung ano niyo gamitin niyo. Ayun yung ipakabit niyo kaagad. Punta ko nga sa Smash Adventure, pakita ko sa kanya to. Ah, oh, wala na. Nakauwi na. Nakapanibago lang yung ano no, may tungkel kasi pa. Kung tutusin, yung side mirror niya is all good naman kasi kapantay naman ng handlebar. Nga lang talaga naninibago ako sa mingit-singit. Kasi nga sports bike 'to eh. Iba yung stance. Unlike nung upright na ano na si Stark, yung Sniper 150 ko. Yung nag-test ride ako hapon tapos ang traffic. Tapos uwi ano ng mga tao. Alas 5. Damn, parang ano na talaga to, natural reaction video. Napaka-raw yung experience ko dito sa Gigster 250SF na to. So, pakita lang natin sa ano, sa mga tropa, ano, sa team biyahero itong Gigster 250. Di pwedeng ako lang yung makakita nito, dapat sila din. At least maupuan man lang nila. Ayun, kapag nagkaroon naman ako ng sarili ko talaga eh, masusubukan talaga nila to. Yung sports bike ah, kahit yung mga big bike. Sarap bili ko oh. What's up? Nagba-vlog. Ah, okay, tester ka? Oo. Bagay sa'yo. Ha? Bagay sa'yo. Yung slippers mo? Nakakabot ka? Mainit. Wow! Nakakabuhal, ang lalayan mo yan, hindi makabuhal yan. Tingin ka kay Ninong. Yan kayo na kay Papa. Ninong, baka naman Ninong next year. No? Smile! Show your teeth! Kita bye ko, no? Smooth nung haatak, men. Ang sarap. Men, ang solid nung ano niya. Ang solid ng braking. Ko ano yun, harap likod yun ah. From high speed down to front and rear brakes. Solid. Ang ganda rin pala ang ano no, ang Suzuki na sports bike. Gentle siya, pero may ano din, may ibibigay din, may ibubuga din. Aggressive din siya. Kumbaga aggressive on the gentle side, gentler side. Hindi kanya ano, ibabato kaagad. Hindi ko masabing makupad yung acceleration niya, pero stig. So far sa experience ko, natutuwa ko sa ano niya, no? Yung handling niya is friendly. Kung tutusin, friendly siya. Yung stance niya, hindi ganun ka-sub-sub. Yung sa R15, talagang nararamdaman ko yung pagka-sub-sub niya. Ito, mga parang napaka-gentle niya. Napaka-gentle machine, gentle beast. Siyempre hindi ako papayag na hindi ko liliguan tong ano ko, favorite spot ko dito. Doon sa isang kalye na yun. Nice! Okay, Marcos Highway Gaming. Kasan traffic niya, panigurado men.
So experience ko dito sa Suzuki Gigster SF250 is all good naman. Napaka ano niya, no? Napaka gentle beast niya actually. Sa sandaling gamit ko siya, talagang si ang makukumpara ko si R15 saka si RC200 nung nagamit ko dati is talaga saglit lang talagang ngawit na ako, pero ito yung handlebar niya is all goods and okay. Wala akong naging problema. Hindi ako hirap. Hindi masakit yung aking braso, hindi masakit yung aking wrist. All good. Yung nakakatawa itong motor na to. Yung nga lang, 250cc, so hindi siya pang expressway. Which is hindi naman big deal sa karamihan yun. Kasi majority naman talaga ng mga expressways natin is nasa Luzon. So pag pumunta ka ng Visayas and Mindanao, is wala namang expressway dyan. Dito lang talaga sa Luzon nang meron. So kung daily bike mo to, daily ride and bike mo to, is all good naman siya. Para sa akin, ah. Ayun nga lang, wala akong compartment, wala kang malalagay. Tapos yung visor niya is napaka liit, napaka cute. Ayun, oh. Napaka cute ng visor niya, nung windshield niya pala. Then yung ano nga pala niya, mga brothers, yung headlight niya, yan nakikita niya na ngayon kasi pa dilim niya. Sobrang liwanag yung LED nito. Ay, balikan nakaraan kung saan dati nahuli dahil naka-open muffler. Ang bait sa 250. Sinabi ko eh, hindi siya turkey, pero dudulo. Oo. Saka nakarating? Marka sa highway. Hindi mo akalain na ano siya eh. Na pwede siya sa public. Rain showers and snow all the way from the eastern portions of Montana down to western sections of the western Mexico.